The United Nationalist Alliance, or UNA, is holding a press conference. Let's listen in. Sabi ko, bakit ngayon nahanap si Nancy? That's the only time I found out na mag-proclaim pala. Kasi yung huling panood ko ng news was about 5 o'clock noong dininay yung motion namin at nag-question si Attorney Romy Mac. Sabi niya, are you going to make a partial proclamation? Ang sagot ng COMELEC noon was sabi niya, abangan nyo lang yung resolution namin within 1 hour. So the thing I did was I called our lawyer. Sabi ko, ano ba mangyayari? Sabi nila, sinubukan nilang mag-motion for reconsideration, but the answer of the COMELEC was the motion of the reconsideration will not be entertained anymore because the COMELEC was sitting in bank. So no motion of motion for reconsideration will be entertained. So pagkatapos nun, sabi ko sa mga lawyer, sige, let's call it a day and mag-usap lang tayo supposedly today, the next day. So that was about 5:30. So nagulat ako when 7 o'clock, ang daming tawag, I decided to step out of my meeting at sagutin yung ibang mga tawag. So hindi ko nakakausap si Nancy this morning, nagkausap naman kami. And I think she's here to answer all your questions. Hello? Yesterday, when I was informed by my lawyers na natanggap na nga nila yung invitation for proclamation, so nag-usap-usap kami, ako kasama yung mga abogado ko, tapos pina-explain ko sa kanila ano na ba talaga yung situation dun sa Binangan. So sinabi nila sa akin na yung 72 out of 304 COCs yung nakakanvas, tapos so I asked them, anong advice sa akin? Is it proper and prudent for me to attend the proclamation in light of the fact na ganun pa nga lang yung nakakanvas? So ang advice nila sa akin is parang baka it's better nga daw na itayin ko pa na mas magkaroon ng basis for proclamation. So after thinking and soul searching. Syempre, alam niyo naman, this is my first time to run, di ba? So, if ever first proclamation ko yon, and I decided na gusto ko naman yung ano ko is yung tama, yung kumbaga walang question pagdating dun sa proclamation. So, I decided na i-defer ko na lang yung pag-a-attend ko ng proclamation. So, I decided not to show up yesterday. But whether or not she was there, she was still proclaimed, no? Alam naman natin yung proclamation, yung pagtaas na kamay just for posterity purposes. And I guess siguro nagpapasalamat na rin ako sa COMELEC, nagpapasalamat din ako dun sa mga bumoto sa akin since hindi nga ako nabigyan ng chance to say yung mga na gusto ko magpasalamat mo at dun sa tiwala na binigay nyo sa akin. Ang gusto ko nga lang ay yung talagang walang question, walang bahid ng pagdududa pagdating dun sa proclamation. Pag-briefing po lang po yung reason ng COMELEC. Kasi explanation ng lawyers ko, parang for them, kulang yung basis for proclamation. Kasi nga, ang nabibilang pa lang ay 72 COCs. Let's put it this way, no? 72 out of 304 translates to 23.68% of the COCs, di ba? At kung titignan natin yung mga COCs na to, I was informed, yung ibang COC na ito ay galing doon sa overseas absentee voting. Na alam naman natin mababa yung turnout. So definitely, less than 23% of the votes have been canvassed, di ba? So ang tanong lang naman ko dito is, of course, tapos na yan. Ano yung naging basis? Why 23%? Meron bang kandidato na nag-motion for early proclamation? Kasi sa local, na-experience ko ito eh. Pag immaterial na o hindi na makaka-apekto yung boto na natitira, hindi pa naka-canvas, yung abogado ng winning candidate will move for an early proclamation. Diba? Bakit na, and then, kasi sabihin nun, we move for an early proclamation because the votes that have not been canvassed are immaterial already. Okay, like for example, what happened in Navotas? And this was the same thing I heard that happened in Valenzuela. And I think what happened in Makati and in Manila. Okay, pero mas alam ko yung sa Navotas. 9 p.m., nahandun tayong lahat dun sa G Hotel noong Monday, May 13. I received a call. Sabi,
tatlong clustered precincts na lang out of 135 ang hindi pumapasok yung bato ng Picos. So that represents 2.2% na lang ng boto namin sa Nabotas. So talagang immaterial. So tumakbo ako sa Nabotas, dumating ako 9:30. Pagdating doon, sinusubukan ng Board of Canvassers ng Nabotas na i-proclaim kami, ayaw tanggapin ng computer kasi daw kailangan 100%. So from 9 p.m., from 9:30 p.m. to 3 a.m., nag-intay kami just for those three na hindi na makaka-apekto. So ibig sabihin, sa local level, hinintay yung 100%. I just don't know what... Meron bang nag-move? Unang-una, sino ba sa anim na kandidato ang nag-move for early proclamation? Siguro yun na lang ang malaman natin. Para malaman natin, sino doon sa anim na kandidato ang gusto ng early proclamation, doon kahit 23.68% pa lang ang nakakanvas. Kasi kung merong nag-move noon, it's just granted by COMELEC, then we have to find out. I think it must be made public kung sino yung kandidato na gusto magpa-proclaim na agad, even if 23.68% pa lang nakakanvas. Number two, nabasa ko yata sa philstar.com na even one of their candidates, si Senator Coco Pimentel, said na hindi pa pwede yung ganong partial proclamation. No? Kulang daw yung basis sa base doon sa nabasa kong news report. So yun lang naman yung atin. Wala naman tayong sinasabi kung ano pa man. Just asking questions. No? Because ang goal lang naman natin, so far, I think in general, so good ang COMELEC. But why rush it when you're doing so far so good? And naman naman, I don't know, wala naman nagka-clamor na mag-early proclamation. E tingnan nyo ngayon, nag-early proclamation sila, biglang nagsasalita na yung Lampel at yung ibang grupo, di ba? So, mas mabuti sana kung smooth yon, walang makakapag-question. Yun lang naman yung amin. Because we have winning candidates and we want, ang gusto namin, tapos na yung election, kalimutan na namin yan, ang gusto lang natin dito ay yung credibility ng election. At ayaw natin itong maging president because according to attorney Romy Macalintal, this is the first time that it happened na nag-proclaim na walang numero. Kasi dala ko nga yung aking certificate of proclamation, nakasulat nga yung numero ng botong nakuha ko. Yung kagabi daw wala eh, ang sabi sa akin, kasi nagtanong-tanong na ako, wala daw, at saka ginawang alphabetical. Di ba normally, pag ganyang multiple race, it's based on rank eh. So, parang marami na rin ako na-attend na proclamation, lalong-lalo na dun sa local. Usually, ganun nga eh, di ba, ang pag-proclaim according to yung number of votes, kung sino yung first councilor, yung second councilor. Pero last night nga, naging alphabetical order. But they're learning pa rin ano, di ba, to proclaim yung ilan pa rin dun sa mga nasa listahan. Okay. Alam mo, sa totoo lang, mas napagod pa ako ditong last 3 days compared to dun sa 90-day campaign period eh. Kaya kagabi, pagkatapos nung dinanay, ayaw ko na muna mag-isip ng tungkol sa election eh. Tapos tinawag-tawagan niyo ako ng ang dami-daming tawag, di ba? Kala ko after... After ko ma-proclaim locally. I mean, relax na lang. We'll just wait for the results, just monitor. Eh, mas napagod ako wag mula nung May 14 hanggang ngayon eh. Pero yun, sir, may plano ba kayo? Something about it. Meron pa ba tayong magagawa? No, because ang pwede na lang, I don't know, ang pwede na lang gumawa ng action dyan are the candidates involved, no? At I leave it up to the candidates and their lawyers. No, yung kami sa una, COMELEC has decided, sana lang naman malaman, kami lang naman lagi nagtatanong, ano ba naman yung reason? Kasi, di ba, baka maging president ito sa susunod, 23% pa lang may proclaim na. So, amin naman ay puro tanong lang. Yun lang naman eh. I mean, kung ano yung gagawin ng ibang candidates na may stake doon, I think sila na lang ang pwede maghabol dyan eh. So, I haven't spoken to them kasi pagpahingahin yun naman ako, di ba? Yung dami yung tatawagan na kandidato, di ba yung tatawagan ko? Kasi, ang nasa loob, ang nakapasok ay... For sure, dalawa.
tapos may tatlong nag-aabot, dilima yung kakausapin ko. So I leave it up to their lawyers na lang. Unless, of course, they call me and ask for UNA assistance or UNA legal advice, and we will talk to our lawyers. For as basis for proclamation, are you gonna go to the ICC for, to, you know, to receive the certificate from the commissioners? I guess pag sinabihan ako ng mga lawyers ko na there's already a substantial basis for proclamation, siguro sasabihin ko nga na kung pwede na ako mag-appear. And siguro pag binigay na nila sa akin yung form ko, meron na nakasulat dun sa proclamation na may numbers. Yes. Oh, kasi diba, parang sarap din naman, diba, first time ko nga if ever mapoproclaim. Diba, ang sarap pakinggan na, tapos kinukwento nga sa akin ni Kong Toby, yung pag pinoproclaim daw sila, ina-announce na parang, kunwari, Congressman Toby Tiangco, kunwari, number of votes, ina-announce, diba? So parang, I think dun sa proclamation na nangyari kagabi, walang ganun eh. So yung unang certificate of proclamation, hindi yun na kukunin. Actually, nandun na iwan pa because I think yung lawyers ko hindi rin kinuha ata kahapon. So, wala nang luha lang. Wala nang plan to get it. Hindi, I think requirement yun na kailangan kukunin ata yung certificate of proclamation. They will send it to you eh. Kasi katulad ako noong 3 a.m. hindi pipirmahan pa naman kasi yan ng mga nung board of canvassers, di ba? Ngayon, yung COMELEC and Bank Assistance Board of Canvassers, pipin out pa nila kung ilang copy yan. Matagal na proseso yan eh. But when they read it, may initial copy na din sila. But right after proclamation, they would not be able to give it to you. So sa akin, ngayon ko lang nakuha. I was proclaimed May 13. Ngayon ko lang nakuha yung akin. So it will be sent to her naman. But I just don't know what will appear in the number of votes. Or maybe, I'm just guessing, no? I'm just guessing. Maybe it will be finally set when all 12 are proclaimed. Maybe. I really don't know kung anong gagawin ng COMELEC. So, hindi ba okay sa inyo, sir? Na kasi parang siguro, kailangan na ng style, parang yung mga sigurado, in-announce yung certificate of proclamation. Hindi, pero okay, kung sasabihin natin sigurado, paano if 75% of the votes have not been canvassed yet, what is the basis to say na it cannot affect anymore the ranking of 1/4? Diba? It's 1/4 against 3/4, eh, diba? Or not even the ranking, but even the votes, diba? What is the basis to say? Yun lang naman natin. So the last statement from Chairman Brillantes is that he will resign though if anybody can prove na may matatagal pa rin sa aning matagal. No, we're not, we don't have to go that far, diba? I mean, of course, I totally 100% respect for the integrity, the capability of Chairman Brillantes. No, we don't have to go that far. Ang sinasabi lang natin is just we were requesting the COMELEC to be transparent, to show to the people and explain why. Kaya after this press con, we will not issue any statement anymore and let the election watchdogs issue their statements para hindi man masabing it's about politics. No? Okay. Na mas madagdagan pa yung kinakanvas na votes ng COMELEC. Kasi parang I think at this point, ang tinitignan kong numero ngayon, hindi na yung unofficial eh. Para sa akin, mas mahalaga ngayon yung official count ng COMELEC. At I think parang kulang pa yung kinakanvas nila. Para masabi talaga kung sino yung top 5. Basically, it's a sign of protest. No, it's not a sign of protest. Hindi. Siguro, sabi ko nga, it's more of my comfort level. It's more of my peace of mind. Na talagang yung malinaw, walang bahid ng pagdududa, yung pag-claim. So, principio, how equals mo na kasi file the petition? Ako hindi. It's more of doon nakausap ko talaga yung mga lawyers ko. Tapos parang sinasabi nila na 24% lang. Tapos most of that
pa ay OAV, konti pa lang yung galing sa probinsya. So parang sa akin, hindi ko pa nakikita talaga yung tunay na boses ng ating mga kababayan kung yung talaga yung gusto nila na mga senators. But you don't know the number of votes that you are in the show. Parang hindi ba, parang are you making room for diba, anything is possible because remember dun sa unofficial count may 11.5 million pa na hindi na dadala ata dun sa transparency server. And not a big number, pwede pang magbago yung ranking, pwede pa akong maging sana naman hindi na ako sabi nila hindi na daw ako lalabas dun sa 12, pero pwede pa akong maging 8, pwede pa akong diba, it can go pababa or pwede rin akong tumaas. Some lawyers are filing petition to the Supreme Court questioning yung pag-inan sa yung petition. Ano yung alam nyo, ayaw na namin itong ayaw na namin na sabihin politika to eh. Diba? That's why we will leave it up to our candidates who have who will be affected and who are affected on what their decision will be. Of course, if they ask the support of UNA, definitely we will support our candidates. No? Yun lang masasabi ko. Ayaw lang namin na kasi pag UNA na naman yung nag-file, parang self-serving, tapos politika na naman ang sasabihin sa amin, sabihin we cannot accept the 9-3 outcome, di ba? Ayaw na namin ng ganun eh. So, we leave it up to COMELEC at mas magbuti na nga kung third party na lang ang mag-file ng petition. At least, it's because they want credible elections. It's not because we can, UNA cannot be accused anymore na sasabihin nagsasarve drink kayo kasi ganyan yung resulta. Mas mabuti na talaga third party na. Yung irregularities, we have already included it in the petition eh. So I just have to read the COMELEC resolution, no? Kung ano yung comments nila doon sa irregularities. And if they say that's it, then siguro we leave it up to COMELEC. So sir, when you say third party watchdogs or the individual candidates themselves, kung ako yung if I will be the one to make a decision, that will be my decision, no? Let's leave it up to the lawyers of the individual candidates. Unless the individual candidates say and the lawyers of the individual candidates say that we need UNA to be the one to file it. If I'm convinced that the UNA has to help our candidates, then definitely we will do. But for UNA to initiate it without a request coming from our 5 candidates, sa tingin ko, hindi na. Kasi nga, ayokong lumabas na it's for political reasons. Because when the elections are finished, we accept the mandate of the Filipino people, we accept the results. So far, as I said, so far, so good naman ang COMELEC. Hanggang dumating tayo dito sa puntong to na medyo minadali, no? So, yun, iwanan na lang natin sa iba. I don't want to speculate. I've never speculated. Hindi, mas mabilis yung bilang. Ibig sabihin, mas mabilis yung pagpasok. Hindi, sinasabi ko, I will make it clear. Sabi ko, dapat mas mabilis yung pagpasok ng mga PCOS data. Pero what I've never said na dapat mas mabilis yung proclamation kahit kulang yung bilang. Kaya nga natin gustong mabilis yung pagpasok para makapag-proclaim ng buo na 12. Di ba? Yun yung point natin dun eh. Sinasabi niyo po ba na questionable yung proclamation kasi 20% pa lang yung no, okay. I will put it this way, no? Sa akin naman, I always give COMELEC, I always believe in the good faith of COMELEC. So for me to say na kine-question ko yung legality, would cast doubt on COMELEC, no? So I'm just asking them why. Kindly tell us why and what was the basis. Yun lang naman eh, wala naman sigurong masama doon, di ba? Kasi being transparent about it for COMELEC, makes the elections more credible. Diba yun lang naman ang gusto malinig ng tao, bakit anong naging basis,
yun lang naman, kami rin ganun eh. Definitely, gusto namin na itong eleksyon na ito ay matandaan na isang eleksyon na naging credible, naging malinis, naging maayos. Nagkakaisa tayo doon. At sabi, sinasabi ko nga, in general, so far, so good naman ang COMELEC. Friends, if muna sinigit up to the individual candidates, are there parts of the plan to have any legal view of with regard to the proclamation or the candidates of the board? Ako wala. Basta ako, as of the moment, nag-iintay lang ako na mas madami pa yung mabilang. Parang gano'n yung ano ko ngayon. I'm just waiting for a substantial basis of parang canvas votes. Kasi okay, let's put a hypothetical situation. Sabi nyo may third, hindi ko alam kung may third party ng file, no? Anong pinahin nila? Nullification ba? Okay. 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 Ah, okay. She has been proclaimed already. Yung taas ng kamay is just for posterity, pang picture lang yun eh. When the dumating she wants to refer it. So ano ba yung ibig sabihin ng deferment na sinabi ko? Ayan, siguro iintayin ko nga na mas maging substantial pa. Siguro pag nandiyan na iisipin ko pa kung gusto ko pang pumunta para lang magpa-picture. Ayun na, pang-photo. Okay. Do you regret missing it last night? Like, hindi, and not because of the base or anything, but the experience of dahil tatas ng kamay mo and being greeted by the program. Well, kasi iniisip ko naman baka mabigyan pa din naman ako ng chance para dun sa photo. So, sino pa nga karo isa ka niyo? Kayo, okay, Toby na lang ako. Siguro pag substantial na nga yung kinakanvas sila kasi nung binigay sa akin yung figures ng basis nila for proclamation. Para kasi sa akin, parang hindi ako parang wala akong peace of mind na parang yun lang yung boto pa lang na nabibilang tapos sasabihin ko na sa sarili ko na panalo na ako, na kasama na ako dun sa top 5. So siguro pag na-advise na ako ng mga lawyers ko na ma'am, talagang ito, we nag-compute kami, talagang ano na, talagang hindi na kayo maaalim sa top 5. Siguro by that time, baka I can send word nga sa COMELEC na baka pwede ko nang makuha yung document na proclaiming. Mabaling ginagawa nyo kagabi habang sasaya-saya na yung mga kasama yung nadatang na Sobra naman kayo. Hindi wala naman na deadbolt kami kandidato. Bakit naman mahirap? Hindi kasi, hindi nga eh. Bumabalik talaga tayo dun sa number of votes eh. Kasi kung nakita niyo yung figure, parang tingin ko ikaw hindi yung comfort level mo parang will be the same as mine. Na parang ang liit eh. Ang liit pa masyado. Did you consult the baby about it? Did you consult it? Siyempre, kailangan ko siyang i-consult. What did he say? At this point, ano naman eh, he lets me decide. Siyempre, ako naman yung magiging accountable for my action. Hindi naman siya, di ba? Hindi pa din. Kasi alam mo sa amin, para kasi sa amin, lalo na yung sa father ko, gusto niya talaga, siguro kasi lawyer nga siya, he's talagang, ano ba yun, gusto niya na nasusunod talaga ng tama yung step-by-step na proseso. Ma'am, kung hindi na susunod yung step-by-step na proseso at hindi pa nanunod yung substantial na basis na para makakamit yun, right, Nancy Binay there?
well, Senator-elect Nancy Binay there with UNO spokesperson Toby Tiangco explaining her absence from yesterday's initial proclamation of the senatorial winners, the top six at least, from the COMELEC last night. Ms. Binay explained that her absence was not due to the decision of UNA, but rather based on the advice of her personal lawyers not to attend the proclamation for the meanwhile until they feel that it is the right time with the right amount of votes canvassed that she be present at the proclamation. Mm-hmm. Now, as of last night, at the time the proclamation was made, there were only 72 certificates of canvass that had been canvassed by the National Board of Canvassers. So, Congressman Toby Tiangco, the UNA spokesperson, raising questions as were announced in alphabetical order as opposed to them being announced in order of who received the highest number of votes. Now, TJ, earlier also, RG Cruz had explained, however, the side of the COMELEC in response to all these questions that have been raised. RG Cruz saying that apart from the 72 certificates of canvass which had been canvassed, the COMELEC also had on hand an unspecified number of manually generated certificates of canvass, and the National Board of Canvassers believe that based on the total number that they had, there was enough basis to proclaim the six. There was no question in their minds that the six candidates had won the election. COMELEC Chairman Brilliant is even going as far as saying that if the National Board of Canvassers was wrong to proclaim the six last night, he would resign. Of course, we have Congressman Tiangco this morning saying that there is no need for that and that he still believes the COMELEC acted in good faith.